nagkaroon po ng ganong kalaking pera kahit na panapunta niya sa doktor. At halos 1 month po kami sa ospital noon. Hindi siya nakalabas nung buong December na si Sayon ay kapapanganak, nagkasakit. 100,000 po ang nadali doon, pero hindi kami pinabayaan ni Lord. Kung nagpakamatay na kami noon o kaya nawala ng pag-asa, wala. Hindi namin matatamasa po yung pangako ni Lord na ano, for I know the plans I have for you, plano niya sa akin, sa amin. Plans to prosper you and not to harm you, na hindi ako mapahamak. Hindi puro kapahamakan at pagkabalisa ang bigay ng Panginoon. Plans to give you hope in the future. Lagi may pag-asa saka yung future na sinasabi. Ito na po yun, yung future, hindi lang para kay baby sayo. Ay, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Yan, wala akong face mask pagkat sobrang init po. Hindi po ako nagtrabaho. Gawa ko ngayon malalaki. Ito po yung mga gawa ko. Mga 30 kilo po yung pinisipada. Ito yung ginagawa ko pa rin. Mas malaki po ito kaysa dun sa isang ginagawa ko noon. Ito po yung mga 30 kilo. Ano, cut po natin ito. Sobrang bigat, gagamit tayo ng kayo. Puro na lang ako po nito. Yan, tapos tatanggal natin yung tornillo. Kasi po, ang bigat to, nasa 30 kilo. Baka malaglag, eh putol ang kamay natin. Kaya may crane po. Iiwasan dito yung pagka-loss-loss. Na kailangan pa natin magkaana. Ito yung tatanggal.
hindi malimutan kasi baka mabangga ng branding wheel, putok. Tanggalin natin yun. Yung mabagal po rito kasi kinakailangan ito, kinakailangan sigurado. Malaki po ito eh, mahal ito. Nagamit ko ito sa mga makina ng barko. Kinakailangan pantay. Ngayon punta po tayo sa isang machine. Yan dahil po hindi nagpatuloy yung isang nag-apply. So ako po yung gumagana, ako po yung bago sa isang machine po tayo natin. Kita na. Sa ating machine natin. So pwede ka maliliit siya. Yeah, tapos na. Yung gawa nung hindi na nagpatuloy yung nag-apply. So, napaka-easy lang yun. Ito yung hindi pa tapos. Ayan. Pinapakinis namin yung loob. Kaya yung harapan. Kasi, ibang paksa. Ito yung kay Ebro, kay Papa Ryan. Ganyan lang oh. Ang gawa ko to dati, kaso nga lang. Malita ka sa malalaki. Gano'n hindi. Marami lang. May enjoy ako rito dalawa. Yan ang hindi nag-grind. Sa product na rin yung iba niyan. Ang liit lang. O 50,000 po isang buwan. Easy lang oh. Ganun lang ang trabaho rito. Yan, bali po nagbalik ako dito sa machine ko. Pero hindi pa tapos siya. Ito po yan o 12 minutes. Yung isa ko ron. Ano siya? 3 minutes. So bali nakaka ano po, tatlo salang doon. Tapos babalik dito. Hindi pa rin siya po. Dito. Begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Yan, isa lang po yung machine ko ngayon kasi dun sa ginagawa ko, inaayos ko.
Ito lang muna yung ating machine. Hanggang kumain tayo, malapit ng kumain. Pagkaubos na rin yung sa akin, mamaya kukuha po ako mamaya doon. Dalawa na lang to. Ayan, ito po yung train namin. Oh. Nataas po yan. So, napakarami po namin train dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, anim yata. Para hindi po kami mahirapan magbuhat ng mga mabibigat. Pwede pa minwit dito ng tilapia. Pati kita. So, pag ganito pong factory worker, ito yung magkitingin dito. Tulad po niya, no? Ito. Mga pinagtabasan. Wala po yan, ano? Dito. Nasasalain dito para yung tubig dito malinis sa loob. May filter, no? Filter po ito. Okay. Tingnan mo yung tubig dito kung mababaw na. Pag wala itong tubig na, ano po yan, mag-iinit po yung makina. Kasi yung oil naman. Yan, ayos na po yung ating machine at kinalangan po liba ng bago. Si Ethan, ando no? Kasama ko. Kaparayan. Kami lang nag-ooperate dito ng tatlo. Ako, si Kaparayan, saka si Ethan. Tumato, ano lang sila eh. Kung ano lang ginagawa nila. O tapos yan, mag-break time na po tayo kasi 11:57 na. So tanggalin natin. Ay, papatayin ko na to. Patay ko nandun yung dingwin. Patay natin. Maliwanag yung ilaw, ngayon siya na po sa against the light. Tukasin natin, so gawin natin 0, ah dapat 10 po eh. 10. Kailangan po yung ano, 6 to 10. Ah, 6 to 14, pero perfect, ano, 10. Kasi ito ko lang. Dahan-dahan na pulot. Oh, hindi na tatanggal. Okay na po ito. Patay natin dito. Tapos ito, sarado natin. Tapos patay na ilaw. Tapos, ito tayo sa machine ko. Layo, di ba? Salang natin to sa ito po pag ganito sinasalang sa oven. So, dalhin ko sa oven. So, ito po yung ating pagkain. Yan, pentang. So, ito po yung hindi ko alam kung igya tayo na po. May karne. Kalabasa. Parang kikiam. At ito, parang tukwa na napakasarap. Dugo. Hindi na nakaan yun. Ito ang gulay. Sugi. Sa bawah. Hello, Lord. Pag-usod. Salamat sa kalakasan at mula sa katay. Salamat. Blessings. Blessings. Amen. Ito, kaya po. Hindi na po talaga pumasok yung bago. Isang araw lang. Kaya ngayon ako yung nagpapatuloy po ng gawa niya. Pero ano lang naman, madali lang. Kasi sa aking isang machine, 12 minutes. So habang nag-iintay doon, sinasalangan ko yung isa. Ano po yun? 4 minutes yata yung kanyang machine. Mga tatlong salang ako ron bago matapos yung isa kong malaki. Totoo lang po, madali lang trabaho dito, hindi sa agad, hindi yung iraras ka ng amo. Wala na sa'yo yung bilis, ikaw yung bahala sa bilis, bawal nilang madaliin, kasi baka masira ang bahala. Saka wala masyadong gamit po. So okay na okay po yung tao dito, malaki, kasi nabiro mo na sa 50,000 sa piso. Ang trabaho, hindi haggard, at hindi stress. Yun nga lang, kailangan natin pag-pray kasi medyo nahina yung Taiwan, mga pani namin. Minsan naman lalakas, minsan nahina. Yung mga nasa ibang company, yun, okay yung kanilang kalagayan, buti-buti.
Uti po, naabot din ng sahod. Naabot ng kulang na 90 o kulang na 100 sa peso. Nandito na po tayo sa bahay at magsasaing na. At meron tayo dito suka. Nakaprepare po yan mamaya. Kuha tayo dito ng bigas. So, yung bigas po namin dito, ano, napakarami pa. Dalawa sa ako pa po yung bigas namin. Sapagkat hindi po kami lagi dito nakain. Minsan sa labas. Minsan bibili na lang. Saingan po natin hanggang bukas. Dalawa na po yung nilagay ko rito ng litchi. Litchi po ha. Hindi yung salitang mura. Litchihan po ang tawag sa amin sa Quezon. Dalawa po yung nilagay ko para pambukas na rin pag may nabaho tayo. Gasal lang natin. Yan, ito po natubigyan ko na. Hanggang dito lang yung tubig niya. Parang style probinsya. Usap natin si Sayon. Yan, kaso medyo mahina yung signal po dun. Lagyan natin po suka, mga konti lang. Yan. Para iwas panis. At malaking tulong po yan sa... Malaking tulong po yan pag ang inyong kaldero o rice cooker lagi napapanisan. Tapan natin. Tapos sak-sak. Yan. Yan. Bababa lang dito. Tapos okay na po yan. Iba po yung rice cooker dito. Sa first time ko rin nakakita niyan dito sa Taiwan. At ngayon po ilalabas ako para bumili po ng tubig. Bumili ng tubig natin dito. Tapos magtitingin-tingin din kung anong mabili natin. Kasi si Papa Ryan naman po ay ano siya. May ulam po siyang... Ay, nanghuhuli po siya ng isda. At baka makahuli po siya. At titingin din po ako ng pang breakfast sa umaga. Meron pa naman ditong itlog sa noodles. Pero titingin po ako ng pang breakfast sa umaga ron. O kaya ulam mamaya na pwede pag walang nahuli. Pag walang nahuli si Papa Ryan, yun ang lulutuin. At mamaya po, sunod na mag-aano po ako, mag-ahakwat po ng mga ano dito, mga babagahin natin. Yan po, mga nalabhan na po yan. At bubuuhin ko po itong karton kasi medyo sikip na po rito. Itong kay Papa Ryan, na buo na niya, tapos nailagay na. Yung sa akin nandito, tapos yung iba nandun pa sa dulo. Napakarami na po. Puno na kami dito ng ano, ng mga dumpster. Pero yung iba po niyan, ano, hindi po sa amin lahat. So, sa mga abang-abang lang po kayo para po sa mga ano natin yan, sa mga viewers din. So, God bless po. At namaya po, lalabas po muna ako. Igib nito. Yan, tara po. Igib tayo. Igib muna tayo kasi wala pong tubig ngayon. Nasa motor na po tayo at madilim-dilim na pala dito sa labas. Gagawin natin. Igip tayo banda ron po. Yan, tatawid sana tayo papunta ron. Pinarking muna natin dito sa Katie kasi kita tayo dito ng siopaw. Siopaw, bibili tayo ng isa. Nakagutom kasi. Ni hao. Iga. One. So, prepare 20 to. Fish 23 na pala. 23 na po pala yung ano natin, sipaw. Pero okay, nakakabusog na yan. Yan, nakapili na tayo ng Coca-Cola. Ito lang yung panulak natin. So, bibiling ko sana tinapay. Pero mas mura-mura po yung siopaw. Baka mas masarap yung siopaw eh. Press na press talaga. Saka na lang siguro ito. Bayaran na natin dito sa magandang babae. Coca-Cola lang, panulak. Yan, dosi pala rito yung Coca-Cola. Maliit po ito. Kumusta po sa inyo? Magkano kaya sa inyo dyan? Yan, dito na tayo ngayon sa Igiban. Yan, Igiban. At 10 NT po yung pulog dyan. Para dito sa isang galon. 10 NT po ay nasa 17 pesos. So, mayroon ditong option na 5 pag maliit yung galon. Tapos may 10 pag malaki. Pulog natin sa malaking galon. Tapos tayo mismo magsasalin. Ayan. Para ka lang nagagasolina. At pwede pong inumin yan. Ganyan. 10 NT. Nasa 17 pesos. Tapos itong sa likod ko pang matanda. Asan na yun? Yan. At po siya, nangihingi po siya ng mga receive rito. At araw-araw siya dyan. So nagnanais siya maging millionaire yun. So maghapon po yan. Simula umaga. Pero may motor po yan. Resibo lang yung kanyang inaabangan. Ayan, puno na po at nilagay ko na rito yung ano, yung
yung pinakang host niya. Sasaraduhan natin. Tapos papunta na po tayo ngayon. Pauwi na tayo. Yan, at nagpark po muna ako rito kasi magmemeryenda ako. Nakita ko kasi yung ilog dito. Yan, yung daloy ng ilog. Parang irrigation sa mga palayan. Tapos dito sa banda po rito, ano, palayan siya. Palayan. Tambay-tambay muna tayo dito. Dito tayo kain-kain. So nakatambay din yung si ate kanina. So dito tayo, tambay tayo. Yan, palayan po yan. So yung palayan po na yan, pag ano, pag yung pagkaani po ng mga yan ngayon, pangalawang time na kasi yan. Pagkaani po yan, sasabugan nila ng mga buto, mga gulay. At yung ano po yun, mga gulay na yun, pampataba nila dyan. At okay lang po na mag-harvest po kami, yung mga migrant. Kahit sino po, pwede. Napakalawak po na gulayan yan. Puro gulay. Lahat. Mustasa, lahat. Katulad po nung last year, nung hindi pa ako vlogger. Nagagala si ating aso. Tapos may nagga-jogging. Tapos banda ron, mga exercise. Pintuhan muna tayo. Nagpagod po kasi ako sa trabaho. So, pahipahinga muna. Habang si Papa Ryan ay, ano, nangista. Hindi ko na siya nasamahan kasi dalawa po yung machine ko kanina. Pabuksan natin itong soft drinks. Coke. Tapos, ano po siya. Itong ang tawag dito, may pusa. Yung kain po tayo. Anong tawag? Nakalimutan ko, may palawang pusa. Siupaw po. Ayan, may aso ate. May aso, bulldog. May gala siya. Ah, taga dyan yan. May ari ng company dyan. Yung asong dyan, nandyan lang sa labas yan. Walang tali yung aso yung pag-araw. Taga batok po yung aso pag may nadating na deliver. Nakikita ko lagi yan eh. Tapos yung asong yan, maluhok po. Ang ginagawa niya pag ito para maganda yung view. Maloko po yung asong 'yon. Ang ginagawa po ng asong 'yon, pag may parating na sasakyan, nakatago siya, sisilip-silip. Tapos pag yung parating pagpagpaging parating yung motor, bigla siyang tatahol, matatakot yung motor. Kaya maraming aksidente po rito. Nakailang palit na po yung ano diyan, yung bakod. Ay, po tayo, thanks God. Gusto ko sa siupaw na to, malaman talaga yung purong karne. Sariwa pa. 23 po, inti. Mahal na rin, masa 50 po sa atin sa piso. Ang dating ko ano lang, pinsil lang yata to eh. Nasa 30 lang dati sa piso. Pero solid naman po. Sariwa yung karne niya. Dito pa sa paanan ko, wala pong pala dito, mga namatay. Bandarol lang po yung pala yan. Nakadalawang tanim po kasi dito eh. Unang tanim, bumaha ng konti. Yan, namatay. Tapos ikalawang tanim, yun po yung pinakamalaking baha na abot po rito. Nakita nyo. At hindi na tinaniman, siguro nalogi po siya. Kasi nagmadali siyang taniman noong karaan eh. Nagjaging sila ate. Dahil po nagjaging dito, tapos pinapasyal yung matatanda. May ahas din po dito kaya ingat-ingat din ako. Ganun pala yan kasi marami ditong ano, palaka. Update nga po pala dun sa bago namin sa trabaho. Kasi po sa company namin, dalawa yung nag-resign. Noong isang araw may nag-apply po at tanggap agad yun. Walk-in lang yun, walang mga bayo-bayo dito. Tapos kahapon nag-start na siya magtrabaho. At yun. Kahapon, maghapon siya, hindi na CR, sabihin lang natin mag CR. Tapos kanina, umaga, hindi siya pumasok, hindi na bumalik. Ibig sabihin po nun, hindi na nagustuhan yung trabaho o kaya nahirapan agad. Pero yung ano po niya, pero siya po matagal na pong may alam sa trabaho kasi marunong na siyang humawak ng mga panukat, alam na niya gamitin yung mga pang postit ng hangin, exhaust. Tapos alam na niya yung mga pag ano sa machine. Parang CNC din siya dati. Na dati po siyang ano, nagtatrabaho na rin sa ganyan. Baka mas maganda pa yung company na pasukan niya. Kasi po yung kutis niya makinis, mamula-mula. Baka yung napasukan po niya ano, sa mga aircon. Tapos dito po kasi sa amin, puro langis. Electric pa lang, tapos natama sa amin, langis. Nahulog yung laman, sayang oh. Nahulog pa. Nahulog kadaldal ko. Nahulog po yung laman, sayang. Laki pa naman. Wala na tuloy naman yung aking siupaw. Yung pinapistuhan sa kanya yung pinakamadali po kasi parang ano bago.
para hindi agad ma-stress. Ayun, hindi agad pumasok kanina, pangalong araw. Masaya nga po pala ako kasi good news po, may good news tayo. At yung pangarap ko po na si Sayon sa kanyang aking asawa ay ano, makapunta po ng ibang bansa. Pinapaayos ko na po sa kanya yung passport. At good news po, mayroon na po silang appointment para sa passport at nakapagbayad na po. So pupunta na lang sila ron para sa appearance, tas kukuha na lang. Hindi na po sila pipila-pila. Bali, meron pong naglakad sa amin yung kapitbahay namin na nagtatrabaho po sa DFA. Mabilis naman po yung process. Pagka alam nyo naman, pag nagtatrabaho sa DFA, so wala nang pila-pila. Schedule na lang yun, papapuntahin na lang doon. Tapos yun, may mga requirements na nahawak na nung nasa DFA. Ah, hindi na pala sa DFA, sa ano lang po, malapit lang. Sa SM Dasman na lang apunta, hindi na sa mismo DFA. Ganun kaganda ngayon ang sistema. Tapos ang pagkakarinig ko sa bata, 5 years lang sa Kaysayon. At kay sa matanda, 10 years pa rin. So, di po ba? Hindi masamang mangarap. Dati, ano ko lang, kumbaga kami lang mag-asawa, nasa abroad. Tapos dumanas kami na sobrang hirap sa Pinas. Dumanas kami na sobrang hirap, tapos umangat, tapos nag-down na naman. Tapos ito na naman, nag-uumpisa na naman. At ngayon po ay iba yung plano ni Lord. Ramdam ko yung pagkilos ni Lord ngayon. Kasama talaga yung pagkilos ni Lord, hindi lang sa akin, para pati sa asawa ko, sa aking anak at sa aking pamilya. Ramdam na ramdam ko po ngayon, ibang-ibang ngayon yung pagkilos ni Lord. So ngayon ko tinatamasa po yung ano, yung sabi ni Lord, seek first the kingdom of God and his righteousness and all the things shall be added unto you. All the things. So ngayon ko nararamdaman yung all the things, na pati si baby Zion makaka-abroad siya. Pati si baby Zion makakapasyal rito. At yung mga hindi ko pa po naranasan ay parang siksikliglig umaapaw na maranasan ko ngayon this year, tuloy-tuloy, hindi lang sa akin, maging sa mga nakasalamuha ko, kapatid ko, o mga magulang ko. Basta ramdam ko yung promise ni Lord ngayon, at alam po yung ibig sabihin ng discernment. So nati-discern ko po ngayon yung pangako sa ano, pag may aso. Aso! Ni hao! Hello! Shih Tzu! Mabait po rito. That Shih Tzu, mama? Shih Tzu? Shih Tzu? How? No, no. 1 year old? Iga? Iga. Okay. Beautiful! Siya. May mga may-ari po yan ng kumpanya rito. So mga ano sila, mga palabati din. Sabi ko nga po kanina, nandidiscern ko, ramdam na ramdam ko yung promise ng Panginoon, yung pangako niya sa Jeremiah 29:11 ba yun? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. So hindi daw kagustuhan ng Lord na mapahamak ako. Sabi niya, plus to prosper you, o ano, to prosper niya, lahat-lahat. Grabe yung pagkilos niya. So, kung susuko talaga, kung magpapakamatay na po kami nung mag-asawa, nung naranasan namin yung nagbubuntis siya, na buntis pa lang siya, nag-ano siya eh, lagi-lagi siya sa check-up. Tapos nasa Pinas lang kami, wala akong trabaho nun. Pero, ano na, madiskarte, mayroon kaming business nun na pinagkakitaan na talagang pinagsipagan, kaya nagkaroon po ng ganong kalaking pera kahit na panayapunta niya sa doktor. At halos 1 month po kami sa ospital noon, hindi siya nakalabas yung buong December na si Sayon ay kapapanganak, nagkasakit. 100,000 po ang nadali doon, pero hindi kami pinabayaan ni Lord. Kung nagpakamatay na kami noon o kaya nawala ng pag-asa, wala, hindi namin matatamasa po yung pangako ni Lord na ano, for I know the plans I have for you, plano niya sa akin, sa amin. Plans to prosper you and not to harm you, na hindi ako mapahamak. Hindi puro kapahamakan at pagkabalisa ang bigay ng Panginoon. Plans to give you hope in the future. Lagi may pag-asa sa kayong future na sinasabi. Ito na po yun, yung future, hindi lang para kay baby sa'yo. At nagtanong-tanong ako at kay Ned, na si Ned ay yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, sa kayong kanyang baby ay papunta rin dito. At nagtatanong-tanong ako sa kanya kung paano.
pinaghahandaan ko na po yun, yung budgeting. Pero mayroon pong mas una po ron. Ang una po ron na yung basa. Ano ko na lang po sa inyo sa vlog. So, may basta mayroon akong nakalaan na pera. Yung pera ko nakalaan po sa isang ano. Mauna muna yun bago makapunta rito sinasayon. Pero yung sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Wala pa man doon sa time na papunta rito sila sa ayon, pero inaayos ko po. Kumbaga malayo pa yung time na papunta rito sila. Inaayos na yung mga gagamitin para makapunta rito. Yan po yung tinatawag na ano, faith without action is dead. Kailangan ano, may action din tayo sa ating pananampalataya. Yan po, at medyo nilalamok na tayo. So pupunta na tayo, ubos na rin yung ating merienda. Kalakayan to. Tapos may kamote rito. Sa sunod po pala, dito kukuha ng kamote. Pero papaalam tayo. Tara po tayo. Ano yung motor ko? Punta na tayo. Ito yung tubig. Baka magluluto na si Papa Ryan. Kapag merinda na tayo. Tsaka nakapag maritisan. Okay lang po yan. Yung mga nag-a-advise sa akin na huwag nang dada ng dada. Okay lang po yan. Kung para po yan sa iba. Sa iba may gusto. Sa iba ayaw. So, ano po, i-forward nyo na po. O kaya i-close nyo yung video ko. Pag yung gayon na, buboringan na kayo. Pero matututo po kayo pag naranig niyo yan. Kasi katotohanan po yan. At hindi lang basta sa kaisipan ko po. Wisdom, ibig sabihin ng wisdom, from above. Tayo na po. Yan, dito na tayo sa bahay ngayon. At ito na yung tubig. Lagyan natin. Yeah. Yan, lagyan natin dito. Andiyan na po pala si Papa Ryan. Nag-preto siya ng tilapia. Andiyan natin. At yung sinahing natin, tingnan natin. Hindi pa siya naigkas. Pero yun na po siya. At pinapasok ko na po itong ano, yung foam ng midget sa buunan ng comforter. Kung alam ko lang po pala dati, walang nasayang na mga comforter sa akin. Siguro mga tatlo po ang nasayang sa aking comforter sa Saudi Arabia. At pag pinalabahan ko, yung kasama yung ganito, yung pala pwede yung ito lang. Tapos pwedeng ibilad na lang to. Okay na po, mabango na siya. Kasi ito binilad ko rin kasi nabasa po siya eh. Inauhawang ko na lang. Medyo pagod tayo kasi dalawang machine kanina. Parang lagari. Nandito pa naman yung isa na sa kabila. Tawiran, hindi ko lang nga i-video kasi panayapunta ng supervisor kanina. Kasi wala yung amo namin lalaki. Yung tatay niya wala. Tubuhin ko na po itong box. Charge ko po muna itong headset. Yan, ito na po yung box natin na binili sa EEC. At ang halaga po nito ay 500 ang deposit. Medyo mataas pala ito. Kasi may mga nagko-comment na sabi niya, yun daw ginagawa ko, baka makakamali. So, daw ako nadali ng dada. Punta po ko dito sa mga vlogger na wala salita. Bibihira po yung ganun. Si Mr. Bin, yun po, dede. Tama po dito. Pansamantala lang po ito. Malaki pala ito. Parehas lang pala. Mataas lang ang konti. Ay, mahaba lang ang konti. Nawala yung sito. Oh. Yan, ito po. Haba ng ano niya. Pagkakaano. Marami pong maasisilid dito. Ay, isa po yung pinagkuhan namin ito. Yan, easy rin ito. Kaso ang pangalan niya, Manila Cargo. Baka consignee rin siya. Hindi ko po muna itataktak ito lahat. Basta ang gagawin ko po, ilalagay ko muna naka-plastic. Yung iba po kasi hindi pa nalalabhan. Tulad po nito, malinis na. Pero hindi ko po ito bubukahin. Saka ko na po bubukas. Ilalagay ko muna dito. Kumbaga patikim lang po ito na preparation. Ito. Dito ko muna. So, sa ibang araw ko po, sa inyo. Iisa-isahin na pakita sa inyo. Yung iba po nito ay laban, yung iba hindi pa laba, tapos yung iba po ay nasa loob pa. So kung magkakalkal po ngayong gabi na, so yan po yung mga dahilan kaya hindi po natin isa-isahin na pakita sa inyo kung ano yung laman. Ito po, nandito yung mga nandito po yung mga bag, kaya ako po pag-iwahiwalay. Diyan po muna. Wala lang kaming daanan dito kaya binuka ko po yung box. Ganyan po, hindi pa siya ayos pero nagkasa yung marami. So marami pa po doon sa loob. Ito na lang po siguro ang setup nito. Itong karton ko dito ko nilagay sa ito yung pintuan namin at nandito yung tubigan. So dito na lang siya.
Kasi kung di dito, wala na kami dadaanan. So habang pinupuno po, pansamantala dito ko muna siya. So ilang linggo lang naman, o wala nang isang linggo, papadala lang po namin itong dalawa, itong box. Kasabay. Kaya dito muna natin ito pansamantala. Tapos ito, tutupin ko muna ito o tayo ilalabas. Ganyan na po yung pinakamaganda-ganda ayos niyan para medyo maluwag kami dito. Ang oras po ay mag-alas 8 na. Ang ganda oh. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Amen. So, Christian po siguro yung ano nito, manager o kaya CEO o kaya may-ari. Ayan. Ayan, at nakaluto na si Bro, Papa Ryan. Ayan yung luto niya, kanyang pangingisda. At ito na yung ating kanin. So, sabayan natin siya. Kumain. Pero bago tayo kumain mga paps, pare po muna tayo. Lord, maraming pong salamat sa biyaya na sa Amira Pangayon. Salamat po sa kaligtasan ko sa pangingisda. Salamat po sa kaligtasan sa pagbiyahe. Salamat din po sa kaligtasan sa aming trabaho. At salamat po sa lahat at Lord ng blessings at pag-iingat ng ginagawa niyo po sa amin. At sa pamilya po namin sa Pilipinas, patuloy niyo po patibayang ganun din po sa mga viewers. Yun po ngayon. Amen. Amen. Sip po tayo. Ano ko yung maliit, magkakamay po tayo. Colitis to. Panata ko ng colitis. Ito po yung tirapan ng kahapon. Sarap-sarap. Magkakamay po tayo. Naghugas ako ng kamay. Untot. Nang sayang nahuli kaya lang nakatakas. Nasabit sa bato. Mababaw na eh. Dati hindi na tayo lulusong doon. Ngayon nalusong na. Hagis na pagdating doon. Ay, iba na. Lahat talaga nagbabago. Mabilis pating makaalis eh. Pag yung nalagisan mo, wala na sila doon. Pag hindi nahuli. May bato eh, sumisingit. Natay ko pala yung babantay ng mga baka doon. Bisa sila. Nakausap ko yung trabaho nila. Farming. Isang buwan nila, 30 mil. 30,000. 20? Isang, hindi, ilan sila? Apat silang tay. Siguro kinakarne yung baka na yun. Kasi ang dami eh. Parami. Bukod sa tourist. Tapos ay, pinapalahian para dumami. Ang dami anak eh. Ang kain po, nasa buha para po sa inyo lahat. Nasa 10, mahigit yung bata na guya. Sabi talaga ng politis. Approved. Mas masarap siya kaysa sa unti. May lasa dyan na masarap. Kaiba. Ito siya. Nangayaw po yung bagong Taiwanese. Sanay siguro sa aircon yun. Oh, yung kutis niya mamula-mula eh. Parang yung dating ko. Hindi na pati yata nagpaalam, ang tawahan niya mga employees. Ganun pala sila, pag yung kantsawan. Ganun. Lahat sila tawahan eh. Kinabukasan, pag bumalik yan, gusto. May time card na pati siya. Hindi na bumalik. Sa Pinis 2 ay doon sa pinakamadali. Yung maliit lang na ginagawa namin. Ganyan. Maliit pa yun ha, lalo pag malaki. Tapos wala pa siyang isang sukat lang. Salpak lang. Lalo na pag humataw na humataw mga paps, dalawang masino pong hawak nun. Isang tao, dalawa. Yun, isa pa lang. Tapos, ang liit-liit. Hindi pa mahirapan sa mga sukat-sukat. Pinabagal nga pala ni Musing yun eh. Dati, ilang minuto lang. 4 minutes. Ngayon, matagal na. Sana yun sa aircon. Yan. Mga kilos. Mga kotis. Kaya ako yung dalawang masin. Yung masin niya, ako ang gumawa. Saka yung malaki. Kasi pag umuwi ako, kukulang na lang talaga ng tao. Kaya pinipilit nilang may bago. Ako sa Pinas lang to. Yung mga hirap mag-apply. Tuwan-tuwa. Dali mag-apply dito. Ito yung mga employer ang nahirapan eh. Nahirap ang humanap. Hindi mo pwedeng tanggihan dito yung mga nag-apply. Kailangan tanggapin mo. Kahit yung mga estudyante, ka-part-time. Kailangan mong tanggapin kahit part time lang. Kukunti kasi yung Taiwanese. Mas marami yata dito migrant eh.
Ewan ko lang kung ano. Parang sa, hindi ba kayo, yung parang pag-aralan niya? 200,000 ng Pilipino. Pilipino. Yung, iba pa yung Taiwanese. Parang sa Saudi Arabia, mas marami yung mga migrant kaysa sa local. Mga ganun din dito, kaya bibihara yung nag-a-apply. Nasa nag-a-apply sila, walang daladalang bayo dito. Mga ID. Sa bagay, nung tayo ng isda dati, di ba, may mga bata pang kabinataan na sa palayan na. Baka mas malaking kita nila doon, no? Farm. Malaking kita ng farm dito. Mga kwento na kwento si Chow Kao. Malamig dito sa trabaho ko. May aircon yung kanya, tapos taga-deliver. Pangalawang resign na yun. Yung unang resign nun, mga paps, gawa sa aking hungpaw. Mas malaki hungpaw ko sa kanila. Nagtampo, nagsilos. Nag-resign. Salanan ko din naman. Sinabi ko kung magkano, sabi ng employer namin, huwag sabihin. Ay, kinulit-kulit ako ni Bruce Lee. Binilang-bilang ko sa harapan niya. Kaya pala kasi mangot yung binibilang ko. Kaya nga, bawal na eh. Hindi ko sinasabi. Kabilang-bilang lang sa akin yung lupa niya sa kanya. Huwag daw sabihin kahit kanino, kahit daw sa'yo. Huwag sabihin. Huwag daw sabihin. Kahit kayo ni. Kasi pag nalaman, nagsisilos na ingit. Pero parang alam na ni Lupa na mag-resign na yun eh. Kasi di ba nilagay ko doon dati? Tinuturoan ka, pinapaturoan ka sa kanya. Pero hindi ka naman tinuturoan. Nalilipat sana kita ba yun? Tapos si Taba ang pupunta doon sa pwesto. Sa pwesto natin ngayon. Kasi si Taba na sa kanya yung utak ng mga makina. Yung dalawa ni Motion. Hindi naman ako pwede doon. Tangkad. Masakit sa likod. Sabi nga ni Aching, sakit ng batok niya. Sabi ko pa, babaan mo yan, oh. Nakayo ko. Tanggalin na lang niya yun, o kaya babaan. Hindi ako pwede doon. Habantayan yung machine. Pang ano lang yun, pang mga 5-4, ganyan. Manual siya. Hindi siya yung purong computer na pag sinalang mo. Pero may computer. Yung tanggal-tanggal lang hindi. Tornilyo eh. Nung nag-update ka, walang nagawa si Aching. Pinalitan niya yung ano, landing wheel. Hindi na niya nalaman, tinatawagan niya si Chow Kao. Ah, siya pumisto doon? Si Aching. Ah, sa pwesto ng Chow Kao? Oo. Nung nag-ano ka, nakuha ng padala ni Ma'am Blessy. Ni Ma'am Successful. Walang nagawa yun, tawag na tawag kay Chow Kao, hindi sinasagot ni Chow Kao. Hindi talaga sasagutin yung sabihin nun. Wala na ako niya pakialam. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire.